It means, if you're a congressman, kung magsalita ka doon sa kongreso, kahit kabastosan yan, kahit mga sinungaling yung pinagsasabi mo, kasinungalingan, hindi ka pwede madimanda ng libel. Hindi ka pwede madimanda ng libel kahit na mag-privileged speech ka. That's why yung mga congressman, if you check the congress, yung hearing sa SMNI, sa franchise, daming mga mayayabang, di ba? Kasi nga, they cannot be... Di mo sila pwedeng idemanda ng libel or pambabastos while they are congressman sa congress or sa committee thereof. Parliamentary, that's part of the parliamentary immunity. But sabi ng batas, congressman or senator shall not be questioned or be held liable in any other place. From the word in any other place, outside congress. Hindi mo sila pwedeng idemanda sa court, hindi mo pwedeng sila idemanda sa piskalya, but sabi ng batas, in any other places, hindi pwede. But inside the house, pwede. Through Ethics Committee. Yung mga congressman naman, dalawang klaseng congressman. May tinatawag tayong district congressman. Yes. May tinatawag tayong party list congressman. Ang district congressman, sila yung mga congressman na inelect by in districts. May, for example, 1st District of Makati, 2nd District of Makati, 1st District of Quezon City, 1st District of Agusan, 1st District of Davao City. So it means they're elected by district. And they are elected in person. It means, kung pangalan mo, Jade Calabroso, Jade Bondihar, MJ Bondihar. Example, ang iboboto, ang pangalan. Lala Binson, ang iboboto, ang pangalan. Yun ang mga district congressman. Ang party list congressman, hindi sila binaboto by name. So yung co-host ko dito dati, hindi siya binoto by name. Yes. Ang binoto ang pangalan ng party list. Ang kanya ang pangalan ng party list. So yun ang binoto, then may mga requirement ko ilang boto ang kailangan para manalo pa ka sa party list. Yung tinatawag na party list congressman, ang binoto ang partido, hindi yung kanilang representante. So yun yan. But ang party list congressman, ang party list iboboto yan sa buong Pilipinas. Normally, ang mga parties na tumakbo, mga more than 100 o almost 200 ang tumakbo, isa lang ang dapat iboto mo. That's why may hirap iboto kasi nasa likod ng balota yan, 200, isa lang pipiliin mo doon. So, yun ang mga party list congressman. At advantage din, Ms. Lala and the attorney, kapag nasa party list, pwedeng nasa tatlo o dalawa yung mga congressman na papasok. Kung depende sa boto makuha mo. Yes. For example, last election, 200,000 mahigit. First nominee makuha mo. Pag umabot ng 300,000 or 400,000, second nominee. Umabot ng 600,000, third nominee. So hanggang third nominee ang pwedeng maging representante ng isang party list. Kung ang senador naman po ay able to read and write yung mga constitutional qualifications, ano naman ang constitutional qualifications ng isang congressman? Ang qualification ng isang congressman, mas simple compared sa isang magbenta ng balot doon sa tondo. Bakit ha? Paano ba? Okay, number one, you must be a natural-born Filipino citizen. Citizen, okay, tama. Number two, at least 25 years of age. 25 years old. Kung 25 ka na, pwede ka na maging congressman. Walang term limit kahit isang daan na edad mo, basta at least 25 years old, ha? Congressman ka na. So it means, ang senador 35, ang congressman 25 lang. Mas bata. Pwede na. And third, may tinatawag na able to read and write. Marunong ka lang magbasa, marunong ka lang magsulat, kahit hindi ka marunong magbilang, okay lang. Kasi sabi ni Matas, able to read and write. Wala naman sinabi, able to count. Know how to count 1, 2, 3, 4. Wala sinabi doon, ha? Ang sabi ni Matas, able to read and write. Kahit hindi marunong magbilang, okay lang. Basta able to read and write. Okay? Fourth, botante ka sa distrito. Kung district congressman, kailangan botante ka dyan. And you must be a resident sa distrito. Kung distrito ang tinakbuhan mong Congress, at least 1 year. So it means, almost the same sa senador, but ang pagkakaiba lang, ang senador, 2 years residency sa buong Pilipinas, ang district congressman, 1 year sa kanyang distrito, ang age naman sa senador, 35, ang congressman, 25 ang kailangan, ang requirement. Kaya pala, cite in contempt ng contempt sila doon. Ayun, so ano naman po ang mga ang term limit ng isang congressman? Ang term limit ng isang congressman, sa compared to a senador na 6 years, 2 consecutive term ang senador, ang congressman, 3 years per election, 3 years, and not more than 3 consecutive terms. Malapit so, na, 2025.
Ang mga congressman, every election, every 3 years, di ba may election ng Pilipinas? Uh-oh. So may election talaga sa mga congressman. Unlike sa mga senador, may pahiya na one election kasi 6-year term ang senador. Mm-hmm. Ang congressman, 3 years term, but 3 consecutive terms ang pwede niya. So ibig sabihin, basta hindi lang sunod-sunod, pwede siyang maging congressman for life. Basta hindi lang sunod-sunod. Pero kung sunod-sunod, 9 years lang ang maximum term ng isang congressman. Sa darating na 2025 elections, kasama na sila doon. Every election, may mga congressman. That's why, pakinggan niyo muna kung sino yung mga congressman ang bumuli sa atin, sino yung mga babae. Ngayon pa lang, ngayong taon. Kasi next year, di ba? Next year, election na. Siyempre, ngayong taon na yan, asahan mo na na magaganda na yung mga salita na maririnig mo. O mga tulong, nako. Mga ayudan left and right na diyan. Pagdating ngayon. Kasi preparation na for next year. Yun. Next question, paano kung may bakante sa posisyon ng Congress at Senado? Yes, nangyari yan, Jane, na may bakante. For example, di ba si Mark Villar, naging congressman yan ng Las Piñas, tapos in-appoint siya ni PRRD as secretary ng DPWH. Mm-hmm. So, naging bakante doon sa distrito niya. Mm-hmm. So, hindi pwede na i-appoint na lang ng presidente kung sino maging congressman sa Las Piñas. Hindi pwedeng ganun. Kailangan through special election. Plebiscite. Special election. Magtawag sila ng special election by law. May batas na magtawag ng special election for that district kung bakante. Yes. Minsan, ang ginagawa to para makatipid ang ating gobyerno, may isang party list na maging caretaker sa distrito na yan. So, ikaw party list ka. So, bakante ang district na to, walang congressman, ikaw muna ang maging caretaker sa distrito na yan. So, party list ka, same time, may sarili kang distrito bilang caretaker ng as a district congressman. Yes. Naku, politiko nga naman. At Kuya Mark, napansin naman natin na ang dami nagsisiraan. Mm. Halos minsan umaabot na sa grabing mga pagkakagulo. Just to gain a position in politics. Yes. Dahil din dyan sa mga privileges ng isang politician. Yes. So ano po ba ang mga privilege ng isang congressman at ng isang senador? Ang privilege ng mga congressman, of course, may sweldo sila, may allowance sila, may maganda silang opisina, may budget sila sa opisina nila, and may tinatawag silang mga funds na pwede nilang ipamigay sa kanilang mga distrito, mga countrywide funds, mga PDAF funds, o ano ba mga funds na yan. Mm-hmm. So, yun ang mga budget nila. So, yun ang mga another privileges ng isang congressman. Mm. Na normally, if you read the Constitution, dapat wala yan. Dapat sa executive department yan. Kasi ang congressman, ang trabaho ng congressman is only to propose law, to enact law, amend law, repeal law. Wala nakalagay dito na sila ang district engineer. Wala nakalagay na ang congressman is also the district engineer sa kanilang distrito or sa kanilang partido. Wala nakalagay. But because of the power ng mga congressman to do budgeting and appropriation, may mga sarili silang mga budget na binibigay as a privilege. But under the Constitution, ano ba talaga ang mga another privilege ng isang congressman? Number one, may parliamentary immunity ang mga congressman. Bawal ang senador or congressman shall, in all cases punishable by not more than 6 years, shall not be arrested while Congress is in session. It means, if you are a congressman, kung may kaso ka, kahit may warrant ka, hindi ka pwedeng arestuhin kung ang kaso mo is below 6 years imprisonment. Mm. If you are still a congressman. So may mga congressman, for example, congressman siya, but nadimanda siya ng physical injuries ng kanyang girlfriend. Kasi nasampal niya yung girlfriend niya. Dinimanda siya. Hindi mo pwede makulong yan. Eh, halimbawa mo na lang siguro, attorney, yung kaso ni Congressman Tevez. Iba yun. Oh. Kasi ang privilege na sinabi ng batas, pag less than, but should that be more than 6 years imprisonment? Mm. Pag more than 6 years imprisonment, pwede ka makulong. Pwede ka arrestuhin. Like for example, may kaso kang terrorism, may kaso kang drugs, may kaso kang panggagahasa. For example, murder. Ganun. Murder, yan, pwede kang ikulong kahit na congressman ka kasi hindi na covered ang parliamentary immunity. Mm. Ang parliamentary immunity with respect to the arrest is only refers to offenses punishable by not more than 6 years. Like physical injury, mga ganun. So, pwede kang hindi makulong kung if you are congressman or you are senator below 6 years imprisonment. Oh. Second, may isang parliamentary immunity ang
congressman or senator shall not be questioned or be held liable in any other places sa kanyang mga speeches in Congress or in the committee thereof. Uh-huh. In any other place. So it means, if you're a congressman, kung magsalita ka doon sa Kongreso, kahit kabastusan yan, kahit mga sinungaling yung pinagsasabi mo, kasinungalingan, hindi ka pwede madimanda ng libel. Uh-huh. Hindi ka pwede madimanda ng libel kahit na mag-privileged speech ka. Uh-huh. That's why yung mga congressman, if you check the Congress, yung hearing sa SMNI, sa franchise, dami mga mayayabang, di ba? Oh. Yes. Kasi nga, they cannot be, di mo sila pwedeng i-demanda ng libel or pambabastos while they are congressman sa Congress or sa committee thereof. Parliamentary, that's part of the parliamentary immunity. But sabi ng batas, congressman or senator shall not be questioned or be held liable in any other place. From the word in any other place outside Congress. Hindi mo sila pwede i-demanda sa court, hindi mo pwede sila i-demanda sa piskalya, but sabi ng batas, in any other places, hindi pwede. But inside the House, pwede. Through Ethics Committee. For example, may isang congressman, sobrang bastos na pinagsasabi niya, pwede mo siya i-demanda sa Ethics Committee sa Congress. Oh, yun yan. But hindi mo siya pwede i-demanda for libel, for ano pang ginagawa niya, harassment outside Congress kasi they are may tinatawag silang parliamentary immunity. Ayan. At nababanggit mo kanina yung sweldo ng mga congressman at senador. Abay, nasa magkano, bakit daming gustong maging senador at magkongresista? yun ang sweldo na plus. Hindi natin alam kung magkano. Mapapahamak na naman tayo. basta minimum yan. Ang alam ko ha, hindi pa kasama yung sa mga under dyan, o mga special privileges. Sabi ko lang sa batas, maybe 1 million a month. Mayroon sila. Wow.